Hi Scorpio, welcome po sa ating channel. Ito ay inyong weekly kabaytaro reading from July 15 to 21 2024. This is for your career and money, Scorpio. Please be reminded kung nakaresonate kayo, comment down. Kung hindi kayo nakaresonate, ibigay niyo po sa iba kasi channel reading po ito. This is for you, Scorpio, ngayon July 15 to 21, 2024 sa career and money niyo. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. May lumabas dyan sa screen nyo ngayon kung gusto nyo ng personal reading. So, follow instruction. Spirits Guide, mga ganap po para kay Scorpio ngayon July 15 to 21, 2024. I need 3 cards po. Spirit Guide, mensahe niyo po para kay Scorpio sa career and money nila, I need 2 cards po. Okay, Scorpio. Sa career and money nyo to, ha? July 15 to 21, 2024. May nakita ko ditong galit kayo. Pwedeng nangyari na ito. Last day. Pwedeng ngayon. Basta galit kayo kasi nasaktan kayo at nagkaroon ng argument. Pwede din na gumawa kayo ng decision regarding sa inyong passion. And don't worry kasi nakita ko dito may change for the better. Okay? May nakita kong naka-receive kayo ng delivery package, pwede. Pwede din improvement sa inyong career and money. May nakita rin akong promotion dito. Okay? May marireceive kayong good news na parang i-announce mo ito sa isang grupo ng tao. And nagkaroon po ng movement. Pwede yung pag-move on ito sa mga nangyayari. Okay? And mag-ingat talaga kayo kasi may nakita ko isang tao dito nag-o-observe sa iyo. Na parang pang may gusto siyang kunin sa iyo. So, mag-ingat po sa kanya. Okay? Very sneaky po ito. Nag-observe siya. Mahilig itong manipula. Manulokong tao po ito. Okay? And ang mensahe pa para sa inyo, investment. Investment made will have positive results that will bring prosperity. Invest wisely. Okay? Magkakaroon ng investment na magbigay sa inyong prosperity, pero be wiser. Okay, be wise. And free from problems and money troubles, enjoy the passion of love. Love and be loved. Spirit Guide, ano po ang energy sa career and money ni Scorpio ngayon July 15 to 21, 2024?
Okay. So, paalala lang po, para hindi kayo malito, maguluhan, panoorin niyo po yung last 4 days tarot reading niyo po. Kahit weekly man yan, kahit monthly man yan, basta panoorin niyo, sunod-sunod yung date. Okay? And yun, like for example, napanood niyo ito ngayon July 15. So, panoorin niyo po yung July 14, 13, 12, and 11. Okay? So, ayun. Para may makita kayong, kung may nakita kayong repeating message, yung naulit na mensahe, kailangan nyo bigyan niya ng atensyon. Kung maaari, bigyan nyo ng solusyon at aksyon yan. Okay? And yun, Scorpio, napanood nyo na ba yung 6 months from now gabay tarot reading nyo from July to December 2024? So, panoorin nyo, uploaded noong Thursday. Hanapin niyo po sa channel natin. Kung hindi niyo alam kung paano maghanap doon sa channel natin, so comment down. Okay? Okay. So, ayun. Medyo maingay ngayon ha, kasi may construction po sa kabilang bahay. So, pasensya na. Focus kayo sa akin para may makuha kayong mensahe. At don't worry, nakafocus ako sa rating natin ngayon. Nakikita ko dito na may marami kayong gawain. Na-burnout kayo, nag-overwork kayo, pwede din nagalit-galit kayo sa isang tao na hindi nagbigay ng halaga. Gusto mo nang mag-iwan tong gawain mo dito or mag-resign, basta you are feeling uneasy about your career path. So it's never too late to begin again. May kawalan sa ambisyon dito, nawalan ng gana eh. Pagod, sobrang pagod kasi na-burnout kayo. Actually, nakita ko dito naging hard work kayo. Nagkaroon ng hard work, nagkaroon ng productivity. Kaya, pagod kayo. So, kung pagod kayo, kailangan ng tamang pahinga nito. Okay? Ayun. At, so ang ganda naman kasi after nito, magkakaroon ng divine inspiration. Enlightenment. Nagkaroon ng nakareceive ka ng wisdom message. Okay? Feel free yourself para makapag-isip ka ng maayos. Kung nais mo ng promotion or you're making business investment, hindi mo na kailangan ng pahintulot to move ahead. Mas gusto mo magtrabaho na mag-isa kaysa magkaroon ng collaboration. Spirit guide. Possible blessings na ma-receive ni Scorpio ngayon July 15 to 21, 2024. And the clarification of this card po. Okay. So, ano ito? Okay. May nakita ko dito. Nag-move on kayo. So, the blessing is moving forward. Nag-move on kayo. Silver linings. So, this is a hope sign, which is the blessing. Naka-move on ka na sa lahat ng unos na nagdaan. So, kung sa mga cross-watcher dito, pansin nyo sa Cancer and Pisces and Scorpio, sa water signs, naganap yung pag-move forwards mula sa masakit na alaala or pangyayari. So, this is a hope sign, ha? Nangyari talaga to sa water sign. So, this is a hope sign. Naka-move on na kayo lahat sa unos ng daan at tanggap mo na ang mga nangyari. Pinatawad mo na sila at higit sa lahat ang sarili mo. Nagkaroon ng healing and growth sa araw na ito. Okay? Ano pa? So, nagkaroon ng healing and growth. That is your blessings. Wow, ang ganda niyan. And nakikita ko dito na nagbabalanse ka. Pwede nagbabalanse ka sa inyong mga gawain, di ba? Na burnout kayo dito. So, ngayon, nagbabalanse ka.
Tapos nagbigay ka ng pasensya sa isang tao na hindi madaling kausap. So, kailangan nyo daw mag-pay attention sa inyong income at sa paggasta. And don't worry, Scorpio, you are divinely guided. Oo, maaaring nagbigay ito ng signs sa pamamagitan ng isang tao o kaibigan na maaaring makatulong sa struggle mo ngayon. Kaya have patience as the universe goes to work to bring your desires into reality. Okay? So, seek balance and create a calm atmosphere. Nagkaroon ng moderation, nagkaroon ng pagkakaisa. This is a divine timing, tranquility, and realization. Ang ganda ng blessing. So, ayun. Spirits guide, challenges po na ma-overcome ni Scorpio ngayon July 15 to 21, 2024. May lumabas din sa screen nyo ngayon, ha? So, panoorin nyo and follow instruction. Okay. So, ano yung challenges na ma-overcome kayo? Ah, okay. So, this is the clarification of your card here na nagkaroon ng pag-let go. This is recovery, eh. Nagkaroon na ng recovery. Di ba may sabi ako kanina, hope and healing. Healing and growth. Tapos dito, nagkaroon ng releasing of emotion, nagkaroon ng recovery. You're healing yourself from a heartbreak, letting go sa mga pain, na masakit na alaala. Kahit malungkot ka ngayon, hatid ng disappointment or heartbreak, nag-make move ka na for recovery and nag-release ka na ng emotion. Okay? Tapos, ano ito? Ah, okay. Nakita ko dito na anong tawag dito? Nakita ko dito na nagkaroon ng disbalance, unfair treatment, bias, false accusation, injustice, may hindi ana sa inyo, may naging irresponsible sa inyo. Pwedeng ano to, ha? Nangyari to sa love life nyo. Pwede rin ha, pwede. And some of you, nangyari sa career and money nyo. Pwede nangyari sa love life nyo ito, bakit ko nasabi, baka daladala mo sa trabaho mo. Isip-isip mo. Okay? Okay. So, this card warns you na mag-ingat sa taong may mali at masamang parating sa inyo. Nagkaroon din ng disbalansa dito. So, check your money at inyong trabaho kasi nagkaroon ng disbalansa. Pero don't worry. Kasi ma-overcome nyo ito, right? Nakita ko rin dito na nagkaroon ng pagbalanse. So, don't worry. Okay? So, find your voice and stay strong to your values. Basta panatilihin mo, maging totoo. Tapos, with the right values, rewards come. Okay? So, after nyan, magkakaroon na ng hustisya. At least, dalawang card na po nagsabi dito na may healing and growth. Alam kong matagal ang healing, pero at least nasimulan mo na. Okay? You are decided, you are eager to move on. So, kung may pag-move on, may pagbabago. Kung may pagbabago, meaning chances. Okay? Moving forward, you're taking an action na para magkaroon ng pabago. Pero mag-ingat kayo kasi habang nagtatrabaho kayo, habang may nangyaring maganda sa inyo, may nagsisneak sa inyo, may nag-o-observe na isang tao, which is on guard dapat kayo. Okay? So, kung may so, sabi po dito, feel free from problems and money troubles. Okay? Tapos, invest wisely din. At least, ha? Okay. Nalaman nyo na may taong hindi totoo sa inyo. Pwede din, nalaman nyo na hindi siya totoo sa inyo at nagalit kayo. Pero at least, ilang beses na lumabas dito na nagkaroon ng healing and growth. May pag-asa po. So, that's it. See you tomorrow, Scorpio. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.